other. Okay, and then, oh, pwede rin red cabbage. Yes, pero dito is vegetable cake. Sa Salad Master, anything is possible. Again. Kailangan nyo ng salad machine. Yes? Kasi hindi kayo makakagawa ng itong vegetable cake. O hindi nyo i-grade. Unless, manungaling nyo siyang tatagtarin. So, ngayon, maglagay na tayong dalawang eggs sa ating cake. Now, yung ating salad machine is very useful. Napaka-helpful niya. Kaya, gagamitin natin siya sa cake. So, linisin lang natin. Ma'am! Kasi itong utang ko, kailangan ko bayaran din. Ma'am, hindi ka magtatanong mamaya. Sige ka, hindi kita babalik. Pati ba natin, salad ka ba? Ha? So, dito kay ma'am, mayan na yan. Kasi, once in a lifetime lang to. Alright? So, hindi mo natin kailangan ng mga mixer o yung mga electric whisk para i-mix. Mano-mano lahat. So, ayan. Si Mr. David, hinahalo niya. So, it seems dry siya, ha? Tama? Walang tubig, walang oil, walang milk. Pero, dahil yung ating mga ingredients is gulay at fruit, magkakaroon siya ng natural water. Kaya magkakaroon siya ng moist. Kaya ano masasabi niyo sa cake? Masustansya. At malasa. Kasi, pwede mo man lagyan yun ng tubig. Hindi ka mag-use ng natural flour niya. Nasa inyo na po yun. Depende na yun sa inyo. Depende na yun sa inyo. Gumamit naman yun para mabilis kasi kung gagawa tayo. That means, nasa inyo na yun. Nasa inyo na yun. Alright. So, ilang minutes natin binibake ang cake sa oven? 10 to 15 minutes. Kaya, makasip ka lang 20 minutes. Eh, magre-ring naman, di ba? Okay, take note. Magre-ring lang yun. Magkakaroon siya ng sweet. Kapag ka, ang amoy mo is nasa medium. Ang medium yung standard. Pero kapag ka, very low lang, hindi siya magtutunog kasi mababa na yung threshold. Pero, yun yung sa cake lang siya gagamitin. Maximum ilang minuto yun. Pwede po kayo pumasok para makita yun. 10 to 15 minutes. Pero hindi mo yung pwede mo yung check. Kailangan keep close. Hindi, pagkang kaya hindi binubuksan. Tayo mami. Fried chicken po ang naman ko, guys. So, shit, mam dayan. Okay, Lisa, kasi very interesting po. Okay. So, mag-fry tayo ng chicken na walang oil. Mamaya, i-share na lang kay Ma'am Ganda. Okay po. Now, meron tayong tatlong base ng dekoriente. Okay? So, ito yung ating electric skillet. Kung titingin kayo sa likod, yung nasa gitna, tingin po sa likod. Meron tayong electric kettle at meron tayong MP5. Yan. Yan yung ating mga dekoriente. Okay? So, ito yung electric skillet. Now, kasi mag-prepare tayo ng walang oil. So, ngayon, imagine nyo kapag sa kawali, magluluto kayo, magluluto kayo, ano gagawin sa kawali? Papainit. Right? So, bago mo ilagay yung lulutuin mo. So, ganun din sa ating skillet. Ipipreheat nyo siya. So, isaset nyo siya sa 230 na temperature. Again, kapag kayo magpiprito using ang kawali, kailangan malakas yung apoy at uusok. Dito, hindi siya uusok. Ilagay nyo lang siya sa 230 na Celsius after few minutes or kapag hindi na nakita yung nagbibreak dyan, mainit na yung skillet. Okay po. Or, pwede mong patakan at yung tubig ay parang kristal na nagdadas. So, ibig sabihin, mainit na yung skillet. And then, tsaka po, nadrop yung preheated. Okay, so since na-preheated na siya, yun. I-drop na natin yung ating chicken. Now, ang twist.
Yung chicken natin is walang skin at frozen. Okay. And then take note, wala siyang asin. Lemon lang po yung ilalagay namin dito. Yeah? So, pero tayo, ano-ano yung ilalagay para magkaroon ng lasa. So dito, plainly with chicken lang at frozen. So as long as malinis na at ilagay mo sa freezer, the next day, hindi mo na kailangan ito. Kaya, to save your time. Ayan, batong-bato po ano. I-drag mo lang siya ng ganyan. Then, tapos mo siya. So, fully covered siya dapat. Pag may, pagka-frozen siya. Ano? Pag tunaw na yung ice, after 3 minutes, para maging crispy, kailangan mo buksan. Para maging evaporate ang moisture at maging fried chicken siya. Okay? So, yun ang style using yung ating electric skillet. Pag gusto nyo, actually, multi-purpose yung ating ano, paggamit ng electric skillet. Ano po? Pwede kayo mag-bake, pwede kayo mag-grill, pwede kayo mag-fry, lahat. Okay po? So, ang style, kapag kayo mag-repito, ganito ang style niya. Kapag gusto nyo mag-ihaw, open wide siya. Kasi ganun naman pa nag-ihaw. Ano po? From time to time, kung gusto mo i-close para at least yung juice niya ilumabas, so you can also do like that. But again, pag gusto nyo mag-ihaw, ang style ganito. And then yung mga normal na pagluluto, let's say bake, syempre all the way siya naka-close. Yun yung tutulog-tulog na siya. Oh, may bell na siya. Okay? So, next natin, banana cue. Ano po kayo mag-banana cue? Ano ang kailangan? Hindi ka. Very good. Yun ang pinaka, actually, na kailangan para kapag gawa ka ng banana cue. Sugar at saka yung saging o kaya kamote. Ano, at gano'ng ka, I mean, yung level ng oil. Konti lang ba? Hindi, kalahati. Kalahati. Okay. So, again, yung banana cue po natin ngayon, walang oil. Posible kayong makagawa using yung ating system, yung salary system. So, ang kailangan nyo, brown sugar. So, again, itong ating skillet, preheated na po ito. Kailangan, mainit na siya. So, ang medium temperature sa ating skillet is between 180 to 200. Okay? Yeah. So, since preheated na siya, i-drop nyo na yung sugar. And then, may white sugar dyan. Oh, nag-mix na lang po. Ano, minix na lang. Kasi masyado siyang dark pagkaano. Pwede mo na rin ilagay. Right away yung banana. Hindi pa sa atin, pakuluan pa rin. Then, takpan mo. After few minutes, pag nakita mo na yung sugar, nag-caramelize na, melted na siya. Tsaka mo din i-mix yung sugar. Okay po. So, iwan na natin yan. And then, punta naman tayo dito sa? Tatlo na. Sinigang. Paano tayo punto ng sinigang? Tubig. Very good. O, sabihin ko na lang po ano. Ang iba, depende sa sahog. Nagigisa. Kapag kamit, nagigisa. So, may matika. Tapos, ang step niya, pa isa-isa. Bawang, sibuyas, and then, tubig, sukulo. So, may tubig. Meron din namang, hindi nagigisa. Diretsyong tubig. So, dito, ang sinigang natin, pwedeng ganito. Walang tubig, walang oil, at minsan ang lahat. Okay? So, kapag ang iyong sahog, ano, regardless, kung ano man, sinigang o with gulay, kapag ang sahog nyo is karne, uunahin nyo siya lagi. Sa pinaka-bottom. Okay po? Kasi ito ay insanan na pagluluto. Lahat, dump all together. So, para maluto, magkasama ang gulay, uunahin nyo lagi yung karne. Kapag ka, let's say, isda, o kaya naman isa seafoods, o pwede naman sa top o kaya sa middle. Ano po? Kasi madali lang siyang maluto. So, ito, pagsamasamahin na natin yung ating gulay. Yes? Pwedeng ganitong style. Dump all together. Kaya, syempre tayo, dito sa quit, lalo na yung may mga trabaho, syempre, importante yung time. So dito, yun ang kaganaan. Kasi, hindi mo nababantay yung pagkain mo. At saka, minsan mo siyang ilagay. After few minutes, luto na. So, ano yung nilalagay natin para magkaroon siya ng asim? Yes, tamarind powder. No. Tama, sinigang powder. Tama po? Yes. Ano po yung iba natin nilalagay, bukod dito? Magic sarap. Yun, magic sarap. Bukod pa doon, ano pa? Asin. Asin. Ano pa? Paminta. Pero ano pa yung may mga ano, alat? Cubes. Cubes. Minsan may asin na may patis pa. Tapos alagay mo na ang magic sarap. Tapos, deci. Bakit pa natin na nilalagyan ng ganun? Para lang masarap. Yes? But then, yun po ay maraming mga preservatives, mga chemicals. So ngayon, gumamit lang tayo ng tamarind. Yun lang. Walang asin, walang veggie, wala rin tubig. So even yung mga leaf vegetable tulad nito, pwede mo na siyang inagal. So malalaman mo pagluto na, kapag
nag-click na siya ng bell. Kaya yung click, nag-click na siya. So, 10 to 15 minutes, meron pa namin siya. Okay, so next natin naman yung steamed vegetable na walang water. Okay, so ito yung ating thin slicer. Alam niyo yung mga chips na style? Cut style? Ayun, ito. Yung ating thin slicer. Napakadali, ano po? Kaya Kuya Roger, i-aim mo to. Lahat po kayo, i-aim nyo kasi hindi siya for sale, hindi siya nabibili. Only for hosting. Ito yung gift na ma-earn nyo. So, 2 dinner show lang po siya. Ayan po, equally yung kanyang pan. Yan, even. Okay, so pwede rin tayo maglagay ng ibang gulay. Then, pwede din tayong mag-boil na, boil ng egg na walang water. Okay, so mag-boil ng egg na walang water, ganito ang gagawin. Isama niyo lang siya sa gulay. Yan. Okay? Or kung walang gulay, pwede naman ng tissue. Tissue, basa inyo lang. Kaya naman, pwede nga dalawang spoon ng water. After a few minutes, 3 to 5 minutes, meron ka ng steamed egg or boiled egg. So, now, let's do some experiment. Ano po? Para makita niyo mismo na using yung ating system ay nare-retain or na-preserve yung nutrients, 93%. O paano? Gamit tayo ng salt. Ang salt, pag ilagay sa water, anong pwede mangyari? Nade-dissolve, tama. Kapag ka, let's say, uli, ilagay mo yung salt sa isang, yung temperature is warm or hot, ano pong pwede mangyari? Tama, pagkutubig uli. So, itong salt na to, ibabalot mo siya sa tissue. And then, isasama natin sa gulay. 3 to 5 minutes, i-check natin ito. Kapag ang salt is natunaw, ibig sabihin, ganun din namamatay ang nutrients. Kapag ka na natili yung salt na ito, ibig sabihin, yung nutrients po ay nakikip na pre-preserve. Yeah? Using ng system at yung method of cooking na walang tubig. Alright, so, diretso kayo. Ayun yung ating banana cube. Ayan. So, almost tapluto na ang ating mga food. Isa na lang yung ating pansit. Magpapasang pagkain. So, buksan natin ito para magaling mo. Buksan natin yun na para at least magaling mo yung bowl. Tulad dito, kayaan natin siyang mag-dry para maging crispy yung ating chicken. And then, ito yung ating...